Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa naganap na pang-aambush kay dating bukal na Narciso Amansek. Dahil dito, ang Police Regional Office 3 ay bumuo ng isang Special Investigation Task Group na siyang tututok sa nasabing kaso. Narito naman ang naging pahayag ni Police Major Emilio Sison, PIO ng Aurora Police Provincial Office. Ang ating Police Regional Office 3 Regional Director na si Police Brigadier General Cesar R. Pasiwen ay agad na nag-atas na bumuo ng isang Special Investigation Task Group. Agad-agad naman nabuo at tinawag nga itong Special Investigation Task Group. So itong Special Investigation Task Group na ito ay nasa ilalim ng supervision ni Police Colonel J. Reyes Gumigad at ang ating SITG Commander ay ang Provincial Director ng Aurora PPO na si Police Colonel Miles Angel Pascual. At ito ay binubuo ng iba't ibang unit ng PNP kagaya na lamang ng CIDG, ng Forensic Unit, ng Legal Office, ng Investigation Unit, Intelligence Unit at ilan pa. So, ikinaumagahan, October 4 ay agad na nagtungo mula sa Regional Headquarters ang masabing supervisor na si Police Colonel Gumigad para sa isang initial SITG meeting na kung saan ay magkaroon ng initial press conference. At ng araw din na yun, ay dumating din naman ang ating Regional Director, si Police Brigadier General Cesar R. Pasiwen, at kanya rin pinangunuan yung ginanap na SITG meeting o yung case conference. At doon nga ay pinutos niya ang pagkakaroon ng tasking ng bawat unit na kasabi ng ating Special Investigation Unit. Sa kasalukuyan ay mayroon pa rin field investigators sa pinangyarihan ng krimen at sa mga lansangan na dinaanan ng mga biktima para hanapin ang mga CCTV locations. Kahapon isinagawa ng pulisya ang facial composite sketch sa tulong ng forensic group para matunton ang pagkakakilanlan ng suspect ayon sa mga nakasaksi. Sa isinagawa namang autopsy, nakuha sa katawan ng biktima ang ilang bala ng kalibre 45 na makakatulong rin sa isinasagawang investigasyon. Ayon pa kay Police Major Sison, mayroon ng good lead na sinusundan ang pulisya. Masasabi natin na mayroon tayong good lead na tinatahak dito sa pag-iimbestiga ng kasong ito at mayroon tayong mga ilang tinitignan na anggulo. Sabi ko nga maganda yung lead na ating sinusundan dito. At kung sakasakaling magkaroon tayo ng significant development dito sa kasong ito ay ipagbibigay alam agad natin para sa kabatiran ng publiko. Para sa RTV Frontline, Eman Calope, nagbabalita.